Shoutout tayong mga idol sa ating mga member. Maraming salamat kay Dailin Ido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fair Friends, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jinky Perez, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakel, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, Priscilla Inot, at kay Roman Villanueva. Maraming salamat sa laging nagbibigay ng kaunting halaga. Maraming salamat sa iyo, Idol Sheila Budino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Ang pilit na inaalam at iniisip ngayon nitong si Nanay Candida kung sino ang isa pang alas na kasamahan ng nasabing isang alas na isang opisyal sa kapulisan. Inaalam nila kung ano naman ang katungkulan nito dito sa isla ng Mahanay. Ayon din kasi sa impormasyon na napag-alaman ni Butchok doon sa dalawang mga matatandang nahuli niya, ang isa sa mga alas dito sa isla ng Mahanay, hindi gaanong kilala ito sa isla, ngunit kinatatakutan ng lahat. Walang maibigay na dagdag na impormasyon ang mga ito dahil lihim daw ang pagkakilanlan ng isang ito na pati sila wala silang nalalaman tungkol dito. Kaya nag-iisip ng paraan si Nanay Candida kung paano nila mapag-alaman ang pagkakilanlan ng isang alas. Maagang nagpapahinga ang mga ito sa gabing iyon, dala na din sa pagod ng mga nagdaang araw sa pakikipaglaban ng mga ito doon sa mga talim sa isla ng Fuego at dahil na rin sa kanilang binabalak kinabukasan. Maaga pa lamang naghanda na ang mga ito. Magkanya-kanyang lakad ang mga ito para makapag-imbestiga doon sa bayan. Magkakasama sina Nanay Candida, Gabriel, Butchok at Pablo para kikitain nila ang kaibigan at kakilala nitong si Gabriel at mapag-usapan na ng mga ito ang dapat nilang gagawin. Samantalang sina Lucas naman at Luis ang magpunta doon sa sentro ng lugar para makapagtanong-tanong ang mga ito at lihim na makapag-imbestiga tungkol sa pagkakilanlan ng nasabing opisyal na pulis. Alam na nila ang pangalan nito at kailangan na lamang nilang gawin maghagilap ng dagdag na impormasyon. Naiwan naman ang mga bata doon sa bahay nila ni Tatay Kunsing. Ang ginawa na lamang ng mga ito, tumulong doon sa mga gawain sa palayan sa matandang si Tatay Kunsing at doon sa mga pagpapakain ng mga alaga ng matanda. Makalipas ang ilang mga sandali, magkakaharap na sina Gabriel at ang nasabing pulis na kakilala nito. Ngunit nagtataka ang mga ito kung bakit may mga kasamahan na ito na dalawa pa. Medyo may katandaan na ang isa sa mga ito at maputi na ang mga buhok. Ayon sa kaibigan ng pulis nitong si Gabriel na malaki ang maitulong ng mga ito sa kanilang pakay dahil nagtatrabaho ang mga ito bilang mga minsahero ng mga pulis at halos lahat ng mga pulis sa isla ng Mahanay kilala ng mga ito. Samantalang itong si Nanay Candida, hindi niya talaga maintindihan kung bakit kakaiba ang kanyang mga nararamdaman sa kasama ng pulis na kaibigan nitong si Gabriel. Ngunit hindi naman niya mawari ang dahilan kung bakit wala din siyang nararamdaman na kakaiba galing sa mga ito. Ilang sandali pa na pag-usapan na nila ang kanilang mga dapat na gagawin. Nagplano na ang mga ito dahil ayon sa kakilala nitong si Gabriel, kilala niya ang opisyal na iyon. Wala nga lamang nagdududa nito dahil wala itong maruming record sa kanilang himpilan. Wala din itong mga kahinahinalang mga pinaggagawa. Ang unang gawin ng mga ito, lihim nilang manmanan ang opisyal na iyon. At kung makakuha na sila ng matibay na ebidensya, kailangan na nilang mahuli agad ito bago pa makagawa ng mga paraan para makatakas o makagawa ng makapaminsala sa kanila. Makalipas ang ilang minutong pagpupulong ng mga ito, agad na tumuloy na ang mga ito doon sa nasabing himpilan kung saan doon ang pinamumunuan nitong si General Berto, ang nasabing alas at isa
sa apat na pinakapinuno ng grupong talim. Sinimula nila agad ang pagmanman sa pulis na iyon, samantalang ang kaibigan naman nitong si Gabriel agad nagumalaw na din ito sa loob ng himpilan at mariin din na nagmamatsyag sa mga ikinikilos ng pulis na iyon. Kasama nitong si Joel ang dalawang mensahero ng mga pulis. Ngunit sobrang nag-iingat na ang mga ito sa kanilang mga galaw dahil pinuno na iyon ng mga talim. Isa sa apat na mga alas at maaring mas malakas ang tanga nito at nagkukunwari lamang na walang mga karunungan habang namumuno sa mga pulis para hindi ito mapaghihinalaan. Makalipas ang ilang mga oras, lihim na kinausap sina Gabriel nitong si Joel at nagbigay ito ng impormasyon. Ayon nitong si Joel, bukas ng umaga, may lakad ang opisyal na iyon at labas ito sa katungkulan. Kaya hinala nila, maaring ang lakad nitong si General Berto may kaugnayan sa kanyang grupo na talim. Maaring nakarating na sa kanyang kaalaman ang mga masasamang nangyayari doon sa kabilang isla. Kaya isang magandang pagkakataon ito para sa kanila. Kailangan din nilang umalis pansamantala doon sa impilan at pagkatapos muling magkikita na lamang ang mga ito kinabukasan. Nasisipat din nila ni Nanay Canida na umaligid na sa himpilan na iyon ang grupo naman nitong si Major Gulbe at baka makikilala pa sila. Nang makabalik na sina Nanay Canida doon sa lugar nila ni Tatay Kunsing, agad nang nagpupulong na ang mga ito at nagplano sa kanilang mga dapat na gagawin kinabukasan. Ngunit itong si Nanay Canida, wika nito sa kanyang mga kasamaan. Sa tingin ko, hahatiin natin sa dalawang grupo ang ating pangkat na susunod doon sa general na iyon. May naisip na akong plano. Habang susundan namin ang general, kayo naman, Lucas, Luis, Buno, ang sumunod naman ng palihim sa amin. Kailangan natin na makasigurado. Tulad nga ng mga sinasabi ng dalawang nahuli mo, Dudong Butlok, maraming kasabwat ang alas na iyan sa hanay ng mga pulis. Kaya kinakailangan natin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Naintindihan naman ang mga ito ang ibig na ipahiwatig nitong si Nanay Canida. Kaya sumang-ayon na din ang mga ito. Sa gabing iyon, habang maagang nagpapahinga ang ilan sa kanila, kasalukuyan na nag-uusap sina Tatay Kunsing, Nanay Canida, Lucas at Luis sa pinakaibabang bahagi ng bahay nila ni Tatay Kunsing. Mayroon kasing parang ginawang sala ang matanda doon sa ilalim ng bahay nila. Napapalibutan ito ng mga bakod na gawa sa kawayan. Kaya makikita pa rin nila kung sakaling may mga tao sa labas at makikita naman sila sa loob galing sa labas. Mataas kasi ang puste ng bahay ng matandang albularyo. At doon sa ikalawang palapag ng bahay naman nagpapahinga sina Rosa kasama ang mga bata. Napag-usapan nila ang mga nakaraan nila ni Nanay Canida at Tatay Kunsing. Ayon pa sa matandang albularyo, kapag makakita sila ng magandang pagkakataon, bibisita sila doon sa isla ng Sikihor at isasama niya ang kanyang anak at ang kanyang dalawang mga apo. Gusto din niyang makitang muli ang lugar ng Kanlasog. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap nang mayroong nararamdaman na kakaiba sina Nanay Canida. Kapwa naramdaman nila ang mga iyon na pati itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon kasama din nila at napaidlip na doon sa upuan na kawayan. Napabangon ito bigla at nagtataka sa mga presensyang nararamdaman. Hindi maaaring magkakamali ang mga ito. Galing sa mga aswang ang presensyang naramdaman nila na labis na ipinagtataka naman nitong si Tatay Kunsing. Dahil simula nang manirahan sila sa lugar na ito, niminsan wala pa silang nakakasalamuha ng mga aswang. Doon sa mga karatig na mga lugar, maraming napabalitang inaatake ng mga aswang at may mga nanggugulo ng mga aswang. Pero dito mismo sa kanilang lugar ay wala. Agad napabulong na tanong nitong si Nanay Canida sa kaibigan na albularyo.
Kunching, ganito ba talaga ang lugar ninyo? Ibig kong sabihin, tulad din ba ito sa lugar ng Kanlasod na paminsan-minsan may mga napapagalang mga aswang? Ilang sandali muna ang mga nakalipas bago nakasagot itong si Tatay Kunsing, at nang makabawi na ito ng wisyo, sagot nito kay Nanay Candida. Iyan din ang aking ipinagtataka, Nanay Candida. Dahil kailanman, wala pang nagagawing mga aswang dito sa aming lugar. Ilang taon na akong naninirahan sa lugar na ito. Niminsan, wala pa akong nakainkwintrong mga aswang. Maaring doon sa mga karatig na mga lugar, mayroon akong mga nakakalaban na mga aswang, ngunit dito sa amin ay wala. Nagtataka din si Nanay Candida nang marinig nila ang sinasabi ng matandang albularyo. Sagot nito kay Tatay Kunsing. Kung ganon, bakit kaya may mga nagpaparamdam ng mga aswang ngayon sa atin? Sigurado akong malapit lamang ang kinaroroonan ng mga ito sa atin. Subukan na ninyong alamin, Lucas, Luis, Pablo. Ngunit hayaan nyo na lamang, kung may makikita kayong mga aswang, alamin lamang ninyo kung saan ang kanilang kinaroroonan at kung anong uring mga aswang ang umaaligid dito sa ating kinaroroonan. Mabilis naman at tumalima ang tatlo. Agad na lumabas sila sa tarangkahan at maingat na sinipat-sipat ang buong paligid at hinahagilap ang kinaroroonan ng mga nagpaparamdam nilang mga aswang. Pagkatapos dahan-dahan na naglalakad ang mga ito papunta doon sa mga sagingan sa may unahan. Samantalang sina Nanay Candida at itong si Tatay Kunsing mariin nang nakikiramdam ang dalawa sa buong paligid. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, hindi pa nakaalis ng malayo sina Lucas, agad nang may nasisipat sina Nanay Candida na mga bulto ng mga tao doon sa unahan. Nasa gilid ang mga ito ng kanilang babuyan na agad na kinaalarma nitong si Tatay Kunsing dahil inaakala ng matandang albularyo na maaring ang kanilang mga alagang baboy at manok ang pakay ng mga aswang. Nagmumura na ang matanda at agad na lumabas na ito sa kanilang kinaroroonan. Ngunit maagap naman na pinigilan ito ni Nanay Candida. Ramdam kasi nitong si Nanay Candida ang kakaibang lakas ng mga aswang. Batid niyang hindi mga ordinaryong aswang ang mga iyon. Wika ng babaylan. Sandali muna, Kunsing. Sa tingin ko, hindi ang mga alaga mo ang kanilang pakay. Sasama na ako sa iyo. Agad na sinamahan itong si Nanay Candida ang kaibigan na albularyo papunta doon sa kanilang babuyan. Samantalang agad naman na bumalik sina Lucas nang maramdaman ang presensya ng mga aswang doon sa kabilang bahagi ng bahay nila ni Tatay Kunsing. Sa kabila kasi ang pinuntahan ng tatlo habang ang mga aswang nagpapakita ito kina Nanay Candida at Tatay Kunsing doon sa kabilang bahagi. Habang naglalakad sina Nanay Candida, may kinuhang gulok na itong si Tatay Kunsing doon sa gilid ng bahay na nakasuksok. Batid agad nitong si Nanay Candida na gawa ito sa tanso. Tumunog din ang mga ngipin nitong si Tatay Kunsing dahil sa naramdaman naggalit. Ngunit habang papalapit ang mga ito doon sa mga aswang, hindi naman natitinag ang mga aswang at hindi man lamang nag-akmang lumayo o matras. Patuloy lamang na nakatayo ang mga ito at mariin na nakatitig sa kanila. Ngayon, habang papalapit naman ang mga ito, nababatid na nitong si Nanay Candida kung anong uring mga aswang ang mga ito. Mga aswang na bangkilan na kabilang sa mga malalakas na uri ng mga aswang. Hindi basta-basta na namimiktima ang mga ito ng mga alagang hayop ng sinuman. Kadalasan kasi sa mga ito ang mga dahilan kung bakit nagpapakita ang mga aswang na ito para magbibigay ang mga ito ng babala, at natitiyak nitong si Nanay Candida na sila ang pakay ng mga aswang na ito. Ngunit naguguluhan pa rin ang matandang babaylan kung bakit nagpapakita ang mga ito sa kanila, at ang katanungan sa kanyang isipan, ano ang kailangan ng mga ito? Nang medyo makalapit na ang mga ito,
Wika agad na tanong nitong si Tatay Kunsing doon sa mga aswang. Ano ang kailangan ninyo sa aming lugar? At bakit kayo nagpaparamdam at nagpapakita sa amin? Huwag kayong magkakamaling gumawa ng mga hindi kaya-ayang bagay. Dahil hindi ako magdadalawang isip na pugutan kayo ng liiga. Kumikislap pa nga ang talim ng itak na bitbit nitong si Tatay Kunsing sa gitna ng kadiliman. Anim ang mga aswang na nakatayo doon. Ngunit batid nitong si Nanay Candida na bukod sa anim na nakatayo sa kanilang harapan, may mga kasamahan pa ang mga ito na nagtatago lamang sa paligid. Nanatiling tahimik lamang ang mga aswang at hindi sumagot sa katanungan ng matandang si Tatay Kunsing. Itong si Nanay Candida ang nagtanong doon sa mga aswang. Wikang tanong ng babaylan. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Batid ko ang uring pinanggagalingan ninyo. Batid kong mayroon kayong mahalagang pakay sa amin. Hindi ako nakipagbiruan. Dahil kung magkakamali kayo ng sagot, maaari ko kayong patayin lahat ngayon din. Sa kanilang narinig kay Nanay Candida, umuungol at umaangil ng mahina ang mga aswang. Dito na humakbang ang isang matandang bangkilan na nakayuko pa nga dahil sa katandaan. Nararamdaman din itong si Nanay Candida na sa kanilang lahat, ang matandang ito ang pinakamalakas. Sino naman ang nagsasabing nakipagbiruan kami sa inyo? Nais lamang namin na magbigay ng babala, matandang babaylan. Bukas na bukas din kailangan na wala na kayo dito sa lugar na ito kung ayaw ninyong magkakaroon ng labanan at mamatay. Umalis na kayo sa lugar na ito. Ngayon, napagtanto nitong si Nanay Candida na maaaring may kaugnayan ang pinagsasabi ng mga aswang sa kanilang misyon dito sa lugar. Kaya lamang ang malaking katanungan kung bakit may mga nangialam na mga aswang sa kanilang misyon at papanong napag-alaman ng mga ito ang kanilang misyon at ang kanilang presensya dito sa lugar ng Mahanay. Sagot naman ang matandang babaylan doon sa matandang aswang. Wala akong alam kung ano ang ibig mong sabihin sa mga pinagsasabi mo, aswang. Kung magbibigay ka ng babala, bibigyan din kita ng babala. Maaaring hindi mo din alam kung ano ang aking tangan at maaaring magagawa sa inyo. Sa sumunod na mga pagkakataon na magkikita tayo, papatayin ko na kayong lahat. Muling umangil lamang ang mga aswang at humahagikik ang matandang aswang na kausap nila ni Nanay Candida at sagot nito sa kanila. Wala ka sa posisyon para magbigay ng babala. Hindi mo rin alam, babaylan, kung ano ang kaya namin gawin sa inyo. Sa sumunod na pagkikita natin, gutay-gutayin ko na din ang katawan ninyo. At pagkatapos agad ng tumalikod na ang mga ito at dahan-dahan na naglalakad papalayo sa kanila at napalingon ang mga aswang doon sa tatlong mga katao na nakatayo na din sa gilid ng sagingan. Muling umasab lamang ang mga ito bago tuluyan na lumayo. Pabulong na wika na lamang nitong si Lucas. Mukhang kakaiba ang lakas ng mga aswang na ito, Luis, Pablo. Tara na, lapitan na natin si Nanay Candida at tanungin natin kung ano ang kanilang napag-usapan. Nang makalapit naman ang mga ito kay Nanay Candida at Tatay Kunsing, agad na sinabi ng babaylan ang mga napag-usapan nila doon sa mga aswang na bangkilan. Kaya naguguluhan din si Lucas kung bakit alam ng mga aswang na ito ang kanilang misyon. Wika nitong si Lucas. Paano kaya napag-alaman ng mga aswang na ito ang ating binabalak, Nanay Candida? Tanging sina Tatay Kunsing lamang ang nakakaalam sa ating misyon. Sagot naman ng babaylan na bahagyang mumisil lamang. Huwag mong kakalimutan, Lucas, na mayroon pang ibang nakakaalam sa ating misyon. Nakakausap natin ang kaibigan na pulis ni Gabriel, hindi ba? At ayon nga sa mga nahuli ni Butchok,
Maraming kasabwat ang alas na iyon na kapwa mga pulis. Tama, hindi ba? Kaya tulad ng sinasabi ko, kailangan natin ng dubling pag-iingat. Malalaman din natin ang dahilan sa paglipas ng mga araw, Lucas. Sa ngayon, mukhang may mga makakalaban na naman tayong mga aswang. At malalakas pa ng mga aswang. Ngunit hindi ko lamang maintindihan kung bakit mukhang kakaiba ang lakas ng mga matatandang iyon. Sa tingin ko, mas malakas pa ang mga matatandang iyon sa mga nakakalaban natin na mga bangkilan. Mukhang hindi lamang aswang ang matandang iyon. Tara na, bantayan na lamang natin ang buong paligid sa buong magdamag. Dito na tayo sa baba matutulog. Lumipas naman ang magdamag na hindi na nagpapakita at nagpaparamdam ang mga aswang na iyon. Kaya pagkagising ng mga ito, agad na naghanda na ang kanilang grupo tungkol sa kanilang gagawin ngayong araw. Ang pagsunod sa grupo nila ni General Berto kasama ang kaibigan na pulis nitong si Gabriel. Ngunit nagkakaroon na ng masasamang hinala itong si Nanay Candida tungkol sa pulis na kaibigan nitong si Gabriel na si Joel. Thank you.